Narito po ako muli sa ating panibagong lutuin. Magluluto po tayo ng beef curry, our Cocinero style. Narito ang ating mga ingredients. Meron tayong isang kilong baka na pinalambot ko sa pressure cooker. Meron tayong gata ng niyot, isang buho po yan. Meron tayong patatas, meron tayong carrots, meron tayong red and green na bell pepper, meron tayong bawang, meron tayong sibuyas, meron tayong luyang dilaw, asukal na pula, saka asin, paminta, at saka meron tayong laurel leaves at onion spring para po sa ating garnish at curry seasoning. Gagamit po tayo yan. Tara guys, magluto na tayo. Okay guys, ito sisimulan na natin yung pagluluto natin ng beef curry. Maglalagay tayo ng mantika, mga 2 kutsarang mantika lang. Unahin natin guys, ilagay ang ating bawang. Luyang dilaw. Tayin natin siya guys na golden brown bago natin na inulog ang ating beef. Pwede na natin guys ihulog yung ating pinalambot na kaming baka. Pwede natin siya guys. Pwede natin siya mag-isa ng konti. Pwede natin laksan yung baka. Lalagay guys tayo ng asin para sa ating panimpla. Ang kutsarang asin. Saka yung ating isang kutsarang asukal na pula. Saka lang natin yung guys. Ang ating taon ng laurel. Saka yung paminta natin. Durog na paminta. Ito nga pala guys, maglalagay tayo ng beef stock yung kinakuluan natin kanina sa baka. Maglalagay tayo ng isang swelong beef stock para sa panambot ko. Luwin na natin siya guys at pwede natin siya pakpan at balikan na natin siya mamaya. Okay guys, after 5 minutes lalagay na natin yung ating kinutaw na curry powder. Tumunos lang natin siya. Hayaan natin siya muling kumulo ng 5 minuto bago natin na ihulog yung ating gulay at yung kakanggata. Okay guys, haluin natin yung ating beef curry. So pwede na natin ilagay yung ating gulay. Lagay natin yung ating patatas at saka carrots.
haluin natin siya, guys. Pwede na rin natin ilagay yung ating kakang gata. Siya, guys. Sabay na siya sa paglambot ng carrot at patatas natin. So, pwede natin siya laksan, guys. So, itayin na natin, guys, na pumipis yung sabaw. Saka natin lalagay yung ating natitirang bell pepper. Okay, guys. Pwede na natin ilagay yung ating bell pepper. So, na siya, guys. Haluin lang natin siya. Huwag natin hayaan na ma-overcook yung ating bell pepper. At pwede na natin siya i-transfer sa isang malinis na tinggan. Okay, guys, ito na yung ating nilutong beef curry. Lalagyan na lang natin siya ng garnish. Natin yung natira nating bell pepper. Ito yung ating spring onion. Guys, na siya. So, maraming salamat, guys, sa panonood. Tapos na yung ating beef curry. Maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa muli, guys. Maraming salamat.